viewers, kamusta po kayo? Nagbabalik naman ako para update kayo sa another vlog. So kung napapansin niyo po, bakit kasama po si Tami sa video ko? Kasi ay meron po tayong mga ka-viewers na nagtatanong kung kamusta po yung aking aso. So ito na po siya, bagong kupit po ulit si Tami. Kaya ayan, so dito po siya natutulog sa kanyang in-improvise ko na kamay niya paggabi. So anyway, bago tayo mag-start, gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang video po na ito ay about po sa isang ka-viewers natin na nagpa-ayos po ng kanyang ceiling sa kanyang CR. Kasi ayun po, mali po yung unang gawa, kaya to the rescue po aking bayaw plus sa kanyang team para po remedyohan yung mga naging sira ng kanyang bahay o yung palpak na pagkakagawa. So ayun po, no? So baka nagwa-wonder kayo bakit po natagal ng ating video, kasi ay ayun, sunod-sunod po kasi yung walang power din sa pinatrabaho nila. Kaya sabi ko, sige, medyo matatagal talaga itong video na to. Hanggat maaari kasi sana mga viewers, gusto kong mag-upload yung merong resulta para at least ay marami po kayong mapanood or makuha idea sa aking mga ina-upload na videos, no? So bago tayo mag-start po, panoorin yung mga naging project ni Bayaw. Kung bago pala po ay sa aking channel, huwag niyo na po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para more update na po ay sa aking mga upload na videos. So ngayon mga viewers, panoorin na po natin mga tinatrabaho nila sa kanilang bagong project. So let's go. And ngayon mga viewers, bali ito po yung bagong project ni Bayaw at ang kanyang team. Bali up and down po ito, then ang gagawin po nila dito ay ceiling, then renovation po ng CR. Kasi ang alam ko ay may mali po sa mga ginawa po sa bahay niya. Ngayon, dito muna tayo mag-start sa ceiling. Bali, dinedemolish or pinabaklas muna po yung mga ceiling na yan. Kasi ay meron po siyang CR na dalawa sa second floor. Then, since nagkamali po ng waterproofing, pag naliligo po sila, ay tumutulog po sa first floor yung tubig at nababasa po yung mga ceiling na yan. So, ang plano po ng may-ari ay patanggal na po yung plywood na yan at ipapalit na ng trusses saka ng gypsum board, since yun naman na po talaga yung madalas na ginagamit ngayon. At ayun, super lungkot talaga yung may-ari sa nangyari sa bahay niya, kasi since nagkamali nga po ng waterproofing, pati po yung mga pinagawa niyang kisame ay nangatunaw at hindi na po talaga maisasalba dahil yun na nga po, nangabasa-basa na po ng tubig pag natutuluan po, pag naliligo po sila. Then dito po sa sala, since okay naman po yung kisame po dyan na plywood, so nag-decide po yung may-ari na gamitin yung pinalagay niya dyan na kisame na plywood, then pinalagay niya lang po ng design kay Kuya Jeff. So gumamit po siya ng gypsum board para sa center po nung kanyang kisame para magkaroon ng cove light na design para ayun po, para at least ay magkaroon po ng design itong pinaka kisame niya sa kanyang sala. So ayan po ang pinaka-itsura ng sala niya, hindi pa po napipinturahan. Then naka-awning window dito po mga bintana niya. So more on, pagde-demolish muna po yung tatrabuhin nila dito sa bahay po nung nagpapagawa. Ngayon ay akit naman po tayo. Titingnan po natin yung tinatrabaho sa taas habang nagbabaklas po sila dito ng mga kahoy-kahoy. So, ngayon ay aakit naman po tayo sa second floor. So bago tayo umakyat, tignan muna po natin ang design ng kanyang railings. So ganyan po ang design ng kanyang railings, no? So kuhanan ko lang po ng shot para sa mga magpapagawa po ng up and down na bahay para makakuha na ID sa kanilang hagdanan. Then dito naman po sa kanyang ceiling sa bandang hagdanan ay papa-gypsum board niya rin po yan. So papabago niya po yan from plywood, magiging gypsum board na po yan. Then tingnan naman po natin yung unang trinabaho po dito ni Bayaw sa kanya ni Kuya Lodi. So may nauna na po sila dito nagawang kisame. So ito po yon, from plywood po yan, again ay gypsum board. So simple lang po na design na ganyan po ang pinapagawa ng may-ari. Kaya ayun, so soon abangan po natin yung once pinturahan para makita po natin yung ganda ng bahay ng may-ari. So para sa tiles, wood tiles po na design ang kanyang pinili. So ulit yung kalam po yung pinaka-kisame, ganyan po yung pinaka-itsura. Ngayon naman po ay punta po tayo din sa CR, kasi ay nagbabaklas din po sila dito ng tiles. Kasi gaya po ng sinabi ko ay mali po yung pagkakagawa ng unang gumagawa po dito, mali po ng pagkaka-waterproof. Kaya ang tendency po ay kailangan talagang sirain yung flooring tiles, kasi para po ma-waterproof po ulit. Saka syempre yung side sa gilid na part ay magbabaklas din po dyan para ma-sure
or ma-assure na wala po talagang tutulo. Kaya ito pong first day natin ay more on pag-demolish, no? Ngayon ay fast forward lang po muna natin. Bale, ito po ay first day pa lang po na magtatrabaho nila. Once na may improvement ay babalik po tayo. So makalipas po ang isang araw, ito na po yung second day. Bali, from good lumber plywood na dinemolish nila ngayon ay nalagyan na po nila ng faring, metal faring or trusses po, no? So ito po ang magiging brace ng ating gypsum board. So marami-rami na po nalagay sila, Kuya Jet. So baka nagtataka kayo ba't kahoy pa po yun sa gilid. So again, ayaw pong patanggal yun na may-ari kasi nanghihinayang nga po sa mga pinalagay niyang good lumber po sa kanyang ceiling. So since good pa naman, pwede pang gamitin, kaya ayun, yun na po yung ginamit na pang brace. So bagala ka lang po yung shot ulit. Ayan po yung pinaka-itsura na kanilang nilagay na metal faring. Ngayon naman po ay yung sabi ko po dito sa ceiling sa kanyang hagdanan, ayan, napalitan na po ng design. Ito na po yung pinaka-itsura. So kung dati po, kung napanood nyo po ay plywood, ngayon ay gypsum board na po yung nilagay. So again, sa banda hagdanan po ito, no? Then mga viewers, balik na po tayo dito sa ginagawang CR. Bali ngayon ay naglalagay na po sila ng pang waterproof. Bali, ang gamit po nila ay semento po na may halong power mix para po sa pagwa-waterproof ng CR. Bali, ang pagpapatuyo po nito ay 24 hours. Then after po mapatuyo ng 24 hours, iwa-water test din po yan 24 hours para sure po na hindi na po tutulo, wala na pong tutulo dun sa pinaka first floor, no? Kasi yung last po na gumawa, 3 hours lang po nilagyan ng pang waterproof, then nilagyan na po ng tiles, kaya tendency po ay ayun. Malaking damage po ang nangyari, doble lahat, doble labor at materials po, no? Then bago po tayo pumunta dito sa ating isang CR, bali gusto ko lang din po ipakita sa inyo yung ginawa ng aking bayo at ni Kuya Lodi na ceiling. So simple design lang po pero elegant ang dating. Ngayon ay tingnan na po natin yung CR po dito, na ganoon din po naging problem ay may tumutulong nga po din po na tubig sa first floor, no? Bali yan po ay na lagyan na po ng pang waterproof. Bali, pinapatuyo lang po yan. Bali, at least one day. Then after po yan, matuyo, iwa-water test din po ng one day para sure po tayo na wala lang tutulo, no? So ang ganda pa man din po ng mga tiles niya. Tapos ganun lang din po binasag sana. Same tiles lang din po ang gamitin para sa CR niya. Ngayon ay nandito po sa labas, tingnan natin itong kanyang salamin. Kasi nagulat lang ako, may ganito palang salamin na frameless. Pag nakita mo ay kala mo puro salamin lang po, no? So gusto ko lang po i-share sa inyo para at least ay makakuha po kayo ng idea sa mga nagpapagawa ng bahay dyan na may gantong klase po pala ng bintana. Then dito naman po sa loob, meron po akong nakita na ibang design ng aluminum door. Bali, ito po yung pintuan ng kanyang CR. So ibang design naman po ito, no? So ganyan po yung pinaka-itsura. Bali, hindi lang po pala yung kagaya ng amin, meron po palang iba't ibang design din po para sa aluminum door ng CR. So ang ganda din po, no? Then ito pong railings niya, yung design ay kinuha na ako na din po ng video para sa mga magpapalagay po or magpapagaya, at least makakuha po ng idea sa vlog na ito. So ganyan po itsura ng kanyang railings, ang ganda po, no? And ngayon mga viewers, bali, pupunta po tayo sa project ni Bayo. Gaya po na sinabi ko, pupuntahan natin yung wina-waterproof po nila ito, kasi nga po ay yung unang gumawa po ng bahay na yun ay mali po ang pagkaka-waterproof. Kaya tendency po, pag naliligo sila doon sa second floor ay tumutulo po yung tubig sa first floor. Kaya nakasira-sira po yung mga kisame, ganyan. So ngayon ay titingnan po natin update kung ano na po yung pinaka-sura na kanilang tinatrabaho, para at least ay mabigyan ko po kayo ng more ideas para sa mga magpapagawa ng bahay dyan, lalo na yung mga gusto magpalagay ng second floor, kung ano yung dapat maiwasan para hindi na lang din po kayo magaya at madobling labor, gaya po ng nangyari po dito sa isa nating ka-viewer. So ngayon ay update ko po kayo once nandun na po tayo sa tinatrabaho po nila. And bali, nandito na po tayo. Bali, from plywood po na kisame, ngayon po ay gypsum board na po. Ayan po ang pinapalit ng may-ari, dahil nga po gaya po na sinabi ko sa first day na pagtatrabaho nila,
natunaw po ng tubig tong dati nilang kisame ngayon. Ayan na po ang pinaka-design. So, false ceiling po siya na malas square. So, ang ganda po, no? So, again, ito po ay gusto ng ating mga ka-viewers at hanggat maaari simple but elegant po na design. Kaya, ayan po, simple lang po siya pero may dating. Then, balik naman po tayo dito sa CR. Ngayon ay nilalagyan na po ng tiles since pumasa na po sa pagwa-water test. Wala na pong tumutulo na tubig sa first floor. Kaya ayan, nilalagyan na po ng tiles. So again, si Kuya Mike po ulit yung naglalagay ng tiles niyan. Ito po yung gumagawa ng or naglagay ng tiles sa bahay po namin. Siya din po yung nagtatrabaho dito, no? So, ang tawag ko po talaga dito kay Kuya Mike ay slowly but surely. Kasi po talaga pa nagtrabaho po siya kahit pakyaw. Ay talagang pulido at malinis po. Kung mapapansin nyo naman po sa video kung paano siya mag-tiles. Ang ganda-ganda. Then, ito pong kabilang CR sa bandang kwarto din. Ay ito po na tiles na. So, ang kulang na lang po dito yung para sa drainage na lang po ang hindi nalalagay. Pero plain po na tiles po na 30 by 30 po ang ginamit para sa flooring, no? So, hindi ko pa po makuha na ng video yung para sa gilid kung same tiles lang po yung gagamitin. Kasi ay, ayun, nakabox pa po at nahiya po akong gamit. Or nahiya po akong buksan kasi di po sa atin yan. Nakikibidyo lang po tayo, no? So, babalik naman po tayo once na mailagay po yung ibang tiles para dyan. Para at least makita po natin pinaka-itsura. Then ngayon, kuha lang ko lang po ulit ng video itong ginagawa ng ceiling ng aking bayaw. Bali, from kitchen, ayan po pinaka-itsura niya. So, tatlong square po yung ceiling niya dito sa first floor. So, isang design lang po kasi ayaw po nang may-ari hanggat maaari na ma-design po ang kanyang kisame. Kaya isa lang po yung design niya, no? So, ang ganda po. Ang laki naman po ng pinagbago. Magmula talaga nung nag-umpisa sila, no? Ngayon ay aalis na po tayo at bukas ay babalikan po natin sila para at least ay makita po natin yung pinaka-finished product na kanila mga trinabaho nila Kuya Jeff, Kuya Lodi at ni Kuya Mike. So, sa next vlog na po natin yan. And ayun mga ka-viewers, yung mga naging update sa project ni Bayo, no? Sa pagwa-waterproof po, once na naipahid or napahid na po yung waterproof doon, bali patutuyin po yun at least one day. Then once na matuyin na po yun, ay iwa-water test naman po yun. So yung CR ay pupunin po yun ng tubig. So at least one day din po i-stock yung tubig doon para at least ay ma-check na wala po talagang tumutulong tubig sa first floor para alam niyo yun, hindi na po madoble gasos at madoble labor yung papagawa ninyo two-story or up and down po na bahay, no? So, ito pong vlog na ito ay gusto ko lang po magbigay ng awareness para sa mga ka-viewers natin na nagpapagawa ng bahay dyan na kailangan po ay ganun po ang gagawin pag po ay nagpalagay kayo ng CR sa second floor. So, sana po ay nakakuha po kayo ng idea sa vlog na ito. So, again, ito pong vlog na ito ay gusto ko lang po i-share sa inyo para magbigay lang po ng awareness. At lagi ko naman sinasabi po sa inyo sa pagpapagawa ng bahay ay wala naman po perfecto. Pero kung pwedeng iwasan or maaaring iwasan ay bakit hindi po, no? So, hanggang dito na lang po ang ating vlog since oras na din po at hindi na po papahabain pa. So, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye!